sinabi ko, love, is it okay if I want to do something alone muna? Promise, wala akong ka-love team, wala akong ka-partner. Magandang araw ng Lunes, mga kachika! Rigel po ulit, ang inyong Chika Patrol. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit nga ba hindi na natin nakikitang magkasama sa isang pelikula si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla, o mas kilala natin bilang Katniel. Kaya tanong ng karamihan, tapos na nga ba talaga ang tambalan ng dalawang box office stars? Sa isang interview kay Catherine Bernardo, sinabi niyang hindi siya nag-aalala para sa love team nila ni Daniel Padilla kahit na matagal na silang hindi nagsasama sa teleserye at pelikula. Naniniwala daw kasi siya, mga kachika, na naiintindihan ng mga Katniel fans ang desisyon nila ni DJ na magkanya-kanya na muna at mag-try ng mga bagong project kung saan mas mag-grow sila as solo artists. So I really talked to DJ before saying yes to this project. Sinabi ko, love, is it okay if I want to do something alone muna? Promise, wala akong ka-love team, wala akong ka-partner, wala muna, pero parang gusto ko gumawa ganun. Tapos siya din, gusto niya gumawa, which is the project na he'll be doing with Dan naman. So it was a personal choice for the both of us na we wanted to do something na alone muna. So pag alone, sinabi ko, anong gagawin ko? Oh my God, I want to do something na may kinalaman sa mga kababaihan. I want to inspire my fellow women. Katulad na lamang ng bagong pelikula ni Catherine Bernardo na A Very Good Girl sa ilalim ng Star Cinema, kung saan nakasama niya ang internationally acclaimed actress na si Dolly De Leon. Dagdag pa ni Catherine, bagkos hindi na sila nagkakasama ng kanyang boyfriend sa kanilang mga projects, ang mahalaga daw ay masaya sila sa kanilang relasyon sa likod ng kamera. Sa kanilang turning 11 years na relasyon ni DJ, natanong din si Catherine, mga kachika, kung sila ba ay nagplano o nagbalak ng magpakasal. Ayon sa Pretty Actress ay napag-uusapan na naman nila ni Daniel ang kanilang future together. Pero sa kasalukuyan ay talagang priority muna nila ang karera ng bawat isa. Ngayon, mga kachika, napapansin ko, para sa akin lang to ah, yung setup ngayon ni Catherine Bernardo tsaka ni Daniel Padilla eh parang nagagaya na dun sa setup ni Liza Soberano at ni Enrique Hill. Kasi di ba, mga kachika, sabi ni Liza Soberano eh, gusto niya nang umalis doon sa tambalan o love team na career. Kumbaga, gusto niyang sumikat doon sa sarili niyang personalidad, sarili niyang personality. Ayaw niya nung sumisikat lang siya dahil lang sa love team with Enrique Hill. Kaya siguro naisipan ni Catherine at ni Daniel na magkaroon sila ng individual projects, hindi yung nakasanayang magkasama sila palagi, lagi silang love team. Tapos doon siguro nila titignan kung magkiklik o maghook yon sa mga tao, sa kanilang mga fans. Tsaka in all fairness, mga kachika, mukhang mutual talaga yung desisyon na maghiwalay muna sila sa mga pelikula. Mukhang talagang sinabi ni Daniel Padilla kay Catherine na go on, chase your dreams kung sa tingin mo na mas mag-grow ka without our love team. Susuportahan kita dyan, nandito lang ako palagi to support you, which is a good thing, mga kachika, kasi hindi sila hindi sila nagkakaroon ng argument at sinusuportahan nila yung isa't isa para maabot yung kanilang mga pangarap. Sa balitang ito, mga kachika, panigurado maraming Katniel fans ang malulungkot. Pero isipin na lang natin na ang desisyon nila na ito na itigil na muna ang kanilang love team, paniguradong may magbubukas na pinto para naman sa karir ng bawat isa sa kanila. O siya, mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana'y huwag nyo kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag nyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.